Ang Muntinlupa Regional Trial Court ng arrest warrant laban kay dating UCOR Chief Gerald Bantag at dating UCOR Security Officer Ricardo Zulueta. Ito ay kaugnay sa kasong pagpatay sa umano'y middleman na si Percy Lapid sa Slay case. Ang sentro ng balita niya mula kay Luisa Erispe live. Aljo, pinaaresto na nga ng municipal o ng regional trial court ng Muntinlupa City si dating UCOR Chief Director General Gerald Bantag at si dating Security Officer Ricardo Zulueta. Naglabas na ng arrest warrant ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Bantag at kay Zulueta. Nakasaad sa dokumento na ito ay para harapin ng dalawang dating opisyal ng UCOR ang murder case na isinampa laban sa kanila dahil sa umunoy pagkakasangkot nila sa pagkamatay ng inmate na si June Villamor Palanca, ang itinuturong middleman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Pinaaaresto si Bantag sa kanyang tirahan sa Metro Manila, habang si Zulueta naman ay sa kanyang address sa Bulacan. Nakadiin naman sa arrest warrant na hindi bailable o hindi pwedeng magpiyansa ang mga akusado sa kasong isinampa laban sa kanila. At para naman sa mga aaresto laban sa dalawa, kinakailangan ay magsuot ang mga otoridad ng body-worn camera at recording device. Ang arrest warrant ay inilabas ng korte kahapon at isinapubliko ni UCOR Executive Secretary Angelina Bautista kaninang umaga. Samantala, sinusubukan namang hinga ng pahayag si Bantag sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Rocky Balisong, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Habang ayon naman kay Attorney Lauro Cacayan, abogado ni Zulueta, hindi pa nila natatanggap ang dokumento at hindi pa niya nakakausap ang kanyang kliyente hinggil dito. Aljo, Angelique, nagbigay din naman ng komento si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil nga sa arrest warrant na inilabas laban kay Bantag at Zulueta. Ang sabi lang ni Remulla, batas na ang mananaig. Habang gumugulong ang pagdinig at panawagan niya kay Bantag, ay kusa na lang itong sumuko. Narito ang kanyang pahayag. That's due process. The wheels of justice are turning. So, it's a welcome development. It's better kung ano, just face the music, and if you think you're innocent, then just come in and face the music. Ano naman yan eh? The judge will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo tsaka hindi totoo. Aljo, Angeli, giniit din naman ni Remulla na kahit nga hindi sumuko o lumitaw si Bantag at Zulueta kasabay nga o kalinsunod nga nitong arrest warrant na inilabas laban sa kanila ay mananaig pa rin ang batas at kakailanganin pa rin silang talagang arestuhin. Angeli, Aljo. Yes, Luisa, ngayong nagpalabas na ng arrest warrant, meron din bang hold departure order laban sa dalawa? Sa ngayon, Angelique, isa nga yan sa kinukumpirma pa natin ano, kasi wala pang binabanggit dito si Secretary Remulla kung naglabas na nga rin ng hold departure. Pero sa ngayon ay nakaantabay. Usually kasi kapag may arrest warrant na ay inaantabayan na nga o minomonitor na yung kilos ng mga nakasaad dito sa arrest warrant. Particularly itong si Bantag at si Zulueta dahil nga sila ay kakailanganin talagang arestuhin. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.